Buhay at Musika Channel. Ibig na walang hanggan. Ang kwento ni Lajello at Mira. Dear Being Channel, ako po si Jello at nais kong ibahagi ang aming kakaibang kwento ng pag-ibig ni Mira. Ang aming paglalakbay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang nagtagumpay. Nakilala ko si Mira sa isang lokal na kafe habang siya ay nagbabasa ng libro. Agad akong nahumalik sa kanyang kagandahan at kariktan. Kahit na ako'y galing sa simpleng pamumuhay, naglakas loob akong lapitan siya. Sinabi ko, "Hi! Napansin ko ang librong binabasa mo. Isa ito sa mga paborito ko. Pwede ba akong makiupo?" Ngumiti siya at sumagot, "Sige, gusto ko lang may makausap. Ako nga pala si Mira." Mula sa sandaling iyon, lumalim ang aming koneksyon. Gayunpaman, hindi naging madali ang aming kwento ng pag-ibig. Si Mira ay galing sa isang kilala at mayamang pamilya, samantalang ako ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi sang-ayon ang kanyang pamilya sa aming relasyon. Iniisip nila na hindi ako sapat para sa kanya. Isang gabi, hinarap ako ng ama ni Mira. Sinabi niya, "Jello, kailangan mong maintindihan na nararapat si Mira sa isang taong katulad ng kanyang estado. Kaya mo bang ibigay sa kanya ang buhay na nakasanayan niya?" Sumagot ako, "Sir, maaaring wala akong kayamanan, ngunit puno ng pagmamahal ang puso ko para kay Mira. Pangako ko na pasasayahin ko siya at suportahan ko sa lahat ng paraan." Sa kabila ng pagtutol, nanatili si Mira sa aking tabi. Marami kaming hinarap na balakid, kabilang na ang mga panghusga ng lipunan at mga problemang pinansyal. May mga pagkakataon na ako'y nakadarama ng panghihina, ngunit ang walang sawang suporta ni Mira ang nagpapatuloy sa akin. Isang kapanapanabik na pangyayari na sumubok sa aming pag-ibig ay nang ipinagkasundo ng pamilya ni Mira ang isang marangyang kasal para sa kanya sa isang mayamang manliligaw. Ngunit may ibang plano si Mira. Sinabi niya, "Ama, hindi ko kayang pakasalan ang isang taong hindi ko mahal. Si Jello ang para sa akin at handa akong ipaglaban ang aming pag-ibig." Ang kanyang matapang na pahayag ay ikinagulat ng lahat. Ngunit ito rin ang naging simula ng pagbabago sa aming kwento. Ang determinasyon ni Mira at ang aming pagmamahal sa isa't isa ay sa wakas nagpatibay sa kanyang pamilya. Nakita nila ang katapatan sa aming relasyon at binigyan kami ng kanilang basbas. Ngunit hindi doon natapos ang aming mga pagsubok. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema sa negosyo ng pamilya ni Mira. Nawalan sila ng malaking halaga ng pera at kinailangan nilang magbenta ng ilang ari-arian. Sa kabila ng lahat, nanatili ako muna sa tabi ni Mira. Sinabi ko sa kanya, "Mira, hindi mahalaga sa akin ang yaman. Ang mahalaga ay magkasama tayo at malalampasan natin ito ng magkasama."
Niyakap niya ako at sinabi, "Jello, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Salamat sa pagmamahal mo." Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing dagat, bigla akong lumuhod at sinabi, "Mira, alam kong marami tayong pinagdaanan, ngunit handa akong harapin ang lahat ng pagsubok kasama ka. Will you marry me?" Tumulo ang kanyang mga luha at sumagot siya, "Oo, Jello, ikaw ang aking tahanan." Isa pang pagsubok ang dumating nang magkasakit ang aking ina. Kinailangan kong magtrabaho ng doble upang matustusan ang kanyang pagpapagamot. Sa mga panahong iyon, si Mira ang naging sandigan ko. Sinabi niya, "Jello, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Magtulungan tayo." Ang kanyang mga salita ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na magtayo ng maliit na negosyo. Ngunit sa simula, halos walang pumapansin sa amin. Sinabi ko kay Mira, "Mira, parang hindi tayo magtatagumpay." Ngunit siya ay nagbigay ng pag-asa, "Jello, magtiwala ka lang. Magkasama nating itataguyod ito." Sa huli, unti-unti naming nakuha ang tiwala ng mga tao at naging matagumpay ang aming negosyo. Ngayon, masaya na kaming mag-asawa ni Mira. Patunay na ang pag-ibig ay kaya malampasan ang lahat. Ang aming paglalakbay ay hindi madali, ngunit sulit ang bawat pagsubok. Sana ang aming kwento ay magbigay inspirasyon sa iba na maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagtsatsaga. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aming kwento. Taos-pusong sumasa inyo, Jell. Jello, una sa lahat, nais kong ipahayag ang aking paghanga sa iyong kwento kasama si Mira. Tunay na kahanga-hanga ang inyong pagmamahalan na napuno ng mga pagsubok at hamon. Hindi madali ang pag-ibig, lalo na kung ito ay labag sa kalooban ng pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, napatunayan ninyo na ang tunay na pagmamahal ay kayang lumaban sa anumang hadlang. Ang katatagan ni Mira sa kanyang pamilya ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Ang kanyang tapang na ipaglaban ang inyong pagmamahalan ay isang patunay na hindi siya natatakot sa mga pagsubok. Ang kanyang determinasyon na ipaalam sa kanyang pamilya kung gaano kahalaga ang inyong relasyon ay isang tunay na halimbawa ng pagmamahal at pag-unawa. Sa kabila ng lahat ng balakid, mga negosyo, pamilya at iba pang mga suliranin, nagpatuloy kayo sa pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang inyong kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa marami sa atin. Hindi lamang ito kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng tagumpay at pagsusumikap. Ang pagtagumpayan ninyo sa lahat ng hirap ay patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa emosyon, kundi pati na rin sa mga sakripisyo at pagpupunyagin. Naway ipagpatuloy ninyo ang pagsasama at pagtutulungan sa bawat hakbang ng inyong buhay. Magiging mas maganda pa ang hinaharap ninyo. At tiwala ako na ang bawat pagsubok ay lalong magpapatibay sa inyong ugnayan. At para sa mga gili kong nagapakinig, maaari po kayong magbahagi ng inyong kwento, ipadala lang ang inyong liham sa FB page na Buhay at Musika Channel o sa email na musika767@gmail.com. Laging tandaan na ang musika ay ang himig ng ating buhay. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie. Hanggang sa muli po.